Kamakailan nga lamang ay naging maingay sa social media, ang batikang news anchor ng GMA7 na si Arnold Clavio, dahil sa pagbatikos nito sa pahayag ni Pangulong Duterte. Sa kanyang official Instagram account nga ay sinabi niya, na walang pera. Narinig na naman natin yan kagabi kay Pangulong Duterte kaugnay ng paglaban sa COVID-19. Wala nang pera, wala pang bakuna, so wala na. Wala bang pera o walang diskarte? Umani nga ito ng maraming reaksyon at komento sa mga netizens. At ngayon naman ay muling nag-trending o mainit na pinag-uusapan na naman si Arnorn, matapos lumantad at umamin ng dating OFW na si Sara Balabagan na si Arnold Clavio ang tunay na ama sa panganay niyang anak. Nabuntis nga ni Arnold Clavio si Sara Balabagan noong menor de edad pa lamang ito. Nailigtas nga si Sara Balabagan mula sa hatol ng kamatayan sa United Arab of Emirates o UAE. Nakauwi nga ito sa Pilipinas, at isa sa journalists na nag-cover ng kanyang storya ay si Arnold Clavio. At sa murang edad na 17 anyos, ay nabuntis nga ito ni Arnorn si Sara Balabagan. Kahit nga may sariling pamilya na si Arnold Clavio noon. Kaya naman ang matinding bili ni Arnorn kay Sara Balabagan, ay walang aminan anuman ang mangyari. Ngunit matapos nga ang 22 years na pananahimik ni Sara Balabagan, ay inihayag na niya ang buong katotohanan. Marami nga ang nabigla ng mga netizens, at hindi lubos maisip na nagawa ito ni Arnold at nailihim sa matagal na panahon. Dahil kung makapagbatikos ito sa pamahalaan o kay Pangulong Duterte, ay animo'y walang ginawang kababalaghan kailanman sa kanyang buhay. Dahil dito hindi rin nakapagpigil ang kanyang mga kapwa mamahayag na batikusin si Arnorn patungkol sa kanyang pagsasamantala ng kahinaan ni Sara Balabagan na nasa murang edad pa lamang ito noon. Isa na nga sa nagsalita ay ang radio host at blogger na si Mark Lopez, ayon sa kanyang post, Good Monday Morning Pilipinas, para po sa ating pambungad na balita, ito na ang totoo. 22 years ago, a 17-year-old OFW was suddenly thrust into the harsh spotlight because of her almost near-death sentence experience abroad. Tapos bukod pa sa trauma na inabot niya, meron pa pala from the media, na nansimantala sa kanyang kahinaan, at kababaihan during her most vulnerable moment. Now, truth has come out. Your time to really shine, Egan. At dagdag pa niya, paano kaya ibabalita ni Egan yung sinabi ni Sara Balabagan Sereno sa FB Live about him? May official statement na ba ang GMA Network regarding the Arnold Clavio Sara Balabagan issue? Hello sa mga advertisers ni GMA Network. Any comment or position on the Arnold Clavio issue? Aks lang ba sa inyo yan? Ito nga ang mga banat ng radio host kay Arnorn dahil sa nabisto na kabulesto ganya. At maging ang batikang journalist na si Jay Sonsa ay nagsalita rin sa pamamagitan ng kanyang post sa Facebook at binanggit niya ang batas na saklaw sa ginawa ni Arnorn kay Sara Balabagan, at ito ang kanyang sinabi, FYI, violation of RA 7610 o child abuse law, kapag gumawa ka ng kalapastanganan laban sa isang below 18 years old. At pabiro pa niyang sinabi, aaminin ko sa inyo, hindi ako marunong magsinungaling. Ako nga, duda pa lang, inaamin ko na, but that's just me. Samantala, ang ABS-CBN Regal Film Director naman na si Jason Paul Laksamana, ay sinabi niya na Padre Damaso Media version si Arnold Clavio. At si RG Nieto na kilala bilang si Thinking Pinoy ay nagsabi rin, naloka naman ako doon sa veteran reporter na bantay sa lakay. Ito nga ang iilan lamang sa mga media personalities na bumatiko sa ginawa ni Arnold kay Sara Balabagan. Ayon nga sa mga netizens, tunay ngang madiskarte si Arnorn dahil bantay sa lakay ito. Wala nga talagang baho ang hindi lalabas kahit anong tago pa. Napaka-disente raw ng ginawa ni Arnorn at nasa ilalim ang banat. Kaya may kasabihan nga raw tayo, tingnan muna ang sarili bago mamintas ng ibang tao. Kaya ano ang inyong reaksyon sa isyung ito, mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.